Yes, sir. Good afternoon, everyone. Gaya nga na naipromote natin ng mga nakaraang araw, dalawa ang ating special features bilang pagkatapos nga ng isang mahabang taon ng Sports Corner PH interviews, at least 12 months ang inabot natin bago natin natapos yung ating buong parang season na rin. Buong taon ng ating pag-i-interview sa mga sports personalities. At kakaiba nga ang ating interview natin sapagkat siya po isang doctor by profession, pero by passion or hobby, isa rin siya basketball collector. Isa sa mga prime movers behind basketball na isa sa mga premiadong basketball groups ngayon sa FB, kung saan ang members nito ay nagbabahagi nito ng mga fondest memories bilang tayo mga Pinoy basketball fans noong mga nakaraan, yung mga 70s, yung mga 80s, yung mga 90s, up until 2000. So kasama natin si Dr. Michael Rico Vecina sa ating programa. Doc Vico, magandang araw sa inyo and Merry Christmas! Hello po, Sir Gab. Magandang hapon po and thank you po sa Sports Corner PH sa pag-guest po sa akin ngayong araw po. So isang honor po na makasama po sa inyong show po ngayong hapon. And our pleasure is all mine para sa inyo dahil ikaw yung isa sa mga dalawang special features niya bilang bahagi natin pagtatapos ng isang taon ng Sports Corner PH interviews at move forward na po tayo sa 2023. So una sa lahat, kamusta na po kayo na yung holiday season? I mean, we know yung day job ninyo kasi nakita ko kanina sa background more likely related sa mga x-rays, sa ultrasound, sa mga ospital. Yes. So, Sir Gab, my profession, so I'm a physician and my subspecialty, Sir Gab, is a radiologist. So, sa radiology yung aking profession. So, sa radiology, sir, so kami yung in charge sa pag-image, sa pag-interpret, no, ng mga x-ray, ng mga ultrasound, ng mga CT scan, ng mga MRI, ng mga pasyente. So, dun basically umiikot yung aking day job. Alam natin may kanya-kanyang kwento tayo bilang isang basketball fans or maybe sports fan in general. Yung pagmamahal at burning passion for the sport na minahal natin. Paano mo sinimula o ipinagpatuloy ninyo hanggang sa ngayon yung pagiging solid fanatic ng basketball? Ano ba ang favorite team ninyo sa PBA o sa NBA? At of course, solid fan ka ba ng Gilas? Siyempre. So actually sir, nung bata po ako, hindi ako mahilig actually sa basketball. So nakahiligan ko yung mga usual na mga ano ba, traditional na mga laro, no? For example, mga tumbang preso, patintero, mga text, kung familiar kayo Sir Gab dun sa text, mga cards, oh, ganyan. Oh, yan yung isa sa mga kinahiligan natin ng bata, yung pagte-text eh. Text ko lang yun, yeah. Pero minsan tumbang preso nga. Try mo. Yes, oo. So usually at that time, yung basketball dun sa lugar namin, dun siya sa para sa mga matatandang bata na siya, yung mga may mga edad na ng konti. So kami mga younger ones, so more on sa mga traditional na laro. So medyo nakahiligan ko yung basketball na nung lumipat kami sa Mandaluyong area na malapit sa Reyes Gym. So dun sa mga ano, sa mga hindi familiar dun sa Reyes Gym, yun yung isa sa mga laging pinapapraktisa ng mga PBA teams noong 1990s. So for example, Pure Foods, Alaska, Sunkist, Mobiline yan. So Mobiline yung precursor ng Talk and Text, no? Tapos minsan Hilebra din nagpapractice sa Reyes Gym. So doon ko nagsimulang maging interesado sa basketball. At para matuto pa ako more doon sa storya ng mga players, ng mga teams, doon rin ako nasimulang mangolekta ng mga memorabilia, particularly yung mga magazines. So doon ako nagsimulang mangolekta, Sir Gab. Okay, and the rest, ika nga ang history. Kasi nga, itong interview na ito ay nataon dito sa mismong buwan, 121 years ago, nagmula nung naimbento ni Dr. James Naismith, ang paboritong pastime sport ng mga Pinoy, ang basketball. Eh, kwento lang niya sa kung paano na conceptualize itong basketball group. At magmula noon na nagsimula kayo, umatak kayo ng maraming mga basketball fans and even yung mga prominent personalities sa grupo para magbahagi ng mga ilan sa mga memorable moments sa pagiging basketball fan, sa pagiging basketball enthusiast, pati na yung mga stats at records ng araw. Ayan.
So actually, yung concept dun sa basketball, nagsimula siya nung simula rin ng pandemic. So nung start ng pandemic, di ba, marami sa atin medyo nagkaroon ng mas maraming free time kasi, di ba, with the quarantines na kailangan nagsistay lang tayo sa bahay natin. So nagkaroon ako ng opportunity para mag-money-money tsaka maisip kung ano yung mga gusto kong gawing mga passion projects. Kasi back then, nagkaroon na ako nung konting time. So actually, yung basketball, nagsimula siya as a FB Messenger group lang. No? So ako, inimbitahan ko yung mga friends ko na mahilig rin sa basketball, yung mahilig makipagdiskusyon sa mga basketball-related topics. So inimbitahan ko lang sila. So nagsimula kami noon, lima lang. Tapos unti-unti, lumaki siya ng lumaki. Tapos dumating yung point na yung FB Messenger group, hindi na niya kayang ma-maintain yung mga feedback, no, yung mga pinopost ng mga members. Kaya in-urge na nila ako na gumawa ng isang Facebook community. So doon nagsimula ngayon yung basketball. And of course, by the way, andito yung aking pusa nga pala, by the way. One good thing nga dito sa basketball, this is where they showcase yung mga memorabilia mo. Historical artifacts naman nangyari sa basketball from the 1920s up until 2010. Siyempre, no, na-introduce nga itong basketball sa publiko. Pandemic, baby, ika nga. Back in Yes. 1920s, na-introduce ito sa Far East Asian Championship na equivalent noon sa SEA Games. At isa pa dati, puro babae yung naglalaro ng basketball bago napunta sa mga lalaki. Kaya, of course, malaki ang promotion natin ngayon sa ating Women's Hoops. Yes. Yun rin yung isa sa mga na-discover ko, Sir Gab, nung nag-acquire na ako, no, ng mga artifacts. Kasi nagsimula ako, Sir Gab, ano eh, di batang 90s tayo, no? So mga 90s items tayo nagsimula. Kasi inahanap ko rin yung nostalgia, no? Kasi pag nakita ko tong item na to, uy, alam ko to. Nakita ko to nung lumalaki ako, nakita ko tong mga items na to. Tapos may dalang sayayo yung mga items. Tapos habang tumatagal naman, nakukompleto na yung mga 90s ko na mga items, may challenge ngayon. So pag mga 80s kaya, marami kaya akong makukuhang 80s na memorabilias, ganyan. So on and so forth na. So from 80s, naging 70s, 60s, tapos umabot na ako dun sa mga 1910s, 1900s. So dun ko nakita, dun sa pag-re-research din na yung basketball pala, anong dinala siya dito ng mga Amerikano, una siyang naituro sa mga babae. Kasi yung major sports back then nung early 1900s is baseball. Baseball and track and field in particular. So, yung tinuro sa mga lalaki at first ng mga American teachers and soldiers ay yung mga sikat na sports noon. And back then naman, yung basketball, sabi mo nga, di ba Sir Gab, bago pa lang yung basketball noon, 1890s, kapagawa pa lang ng basketball. So, hindi pa siya masyadong sikat at that time. So, tinuro muna siya initially sa mga babae. And in time, in a few years, nag-catch up din na sa lalaki na rin siya tinuro at in time din, more on lalaki na ngayon ang mostly naglalaro ng basketball. Pero sabi mo nga, at this time din, umaalagwa na rin yung women's basketball sa bansa natin. So that's a very great din, no, in our basketball culture. So, it's show and tell time, ika nga. Sa ngayon ba, Doc, ilan na ba yung memorabilia na under your collection from the, sabi mo nga, 1900s up to 2010s na mga magazines, the books, cards, posters, at di ba pa mga never before seen na mga Pinoy basketball must-have memorabilia. And siguro, ibigay natin yung lima sa kanila dahil medyo limited nga ang ating oras natin. Yes. Okay, so simulan natin dito. Okay. So, ito ang una kong papakita, Sir Gab. So, isa itong basketball. Pero ito ay isang basketball noong mga 1910s to 1920s. Wow. Ayan. May galo So, man, kunti... pero maayos lang naman yung gamit eh. Yes, sir. So kung titingnan ninyo, yung tahi niya, nakalabas siyang ganun. Yan, nakalabas yung tahi. Tapos may mga siwang or may mga spaces yung, ano, yung ridges, no, dun sa bola. So handmade ito na leather na material.
So at that time, yun yung nauso na paggawa doon sa basketball, tsaka meron siyang tahe dito sa labas kasi before hindi pa uso yung dribbling masyado nung nagsisimula yung basketball. More on pasahan lang talaga ng bola. Kaya okay lang na merong tahe doon sa labas. Pero nung nauso na yung dribbling, nasama na siya doon sa general rules ng game. So doon na naayos yung bola para nakalubog at symmetric talaga yung itsura nung bola ng basketball. Okay, next. Okay, next. Next item. Sige, lagi lang, sir. O, pasensya na, Sir Gab, ha? Marami kasi ito. Inahanap ko yung mga pinaka malulupit dito sa mga items. Ayan. Pero lima lang, ha? Kasi alam natin Oo, lima lang. time. Yes. Number two. Ayan, ito. So, ito naman, papakita ko sa mga viewers natin. So, ito ay isang picture ng Philippine team. Philippine National Basketball Team. Pero hindi ito, ano lang, hindi lang ito simpleng National Basketball Team, no? So, ito yung actual picture nung 1954 na national team natin na nag-champion sa Asian Games, tsaka siya rin yung nag-third place sa World Basketball Championship sa Brazil. Ayun, so karamihan sa kanila, of course, ay sumalangit na ang kanilang mga kaluluwa. Yes. Yung mga members natin. Yes. Tapos ilan sa mga ano, yung medyo masikat na members nito ay yung number 14, no? Si Caloy Loizaga, Carlos Loizaga. Ah, si Caloy Loy, Carlos Loizaga. Yan yung po yung anak ng ating CDM natin sa SEA Games, si Sir Chito Loizaga, na presidente ng baseball. Nice. Yes, sir. Siyempre. Opo. Ang isang kagandahan din dito sa picture na ito, so kung papakiilalapit ko lang, ayan, okay. So ito, meron siyang nakasulat na Carlos Loizaga. No? Tapos, Sir Gab, kinountercheck ko siya, nag-ask ako dun sa ibang mga collectors na mayroong kopya ng signature ni Caloy Loizaga, nagmamatch siya dun sa actual signature. So that adds value to the item. So actual picture na siya nung 1954 na team, meron pa siyang pirma nung star player, isa sa mga star player ng team na yon, si Caloy Okay, pangatlo. Loizaga. Okay, pangatlo. Okay. Tinanong mo ako, Sir Gab, nung aking favorite na team, no, sa PBA nung lumalaki ako. So ang sagot ko dyan, sir, Hinebra. Never, syempre. Never say die spirit. Jaworski. Yes, oo. Particularly yung incarnation ng Hinebra na team noon, yung Gordon's Gin. That was in the So 80s, no? yes, that was in the late 1990s, Sir Gab. That So time na head coach pa noon si Jaworski, di ba? So ipakita niyo sa amin yung yung may awak niyo. yes, So this one, nung nanalo kasi yung Gordon's Gin ng Commissioner's Cup noong 1997, so that's 25 years ago, no? So naglabas yung mga magazines na yung iba't ibang mga sports magazines nung mga commemorative na ano na issues, no? Para ma-celebrate yung pagpanalo ng Gordon's or nung Hinebra nung championship na 'yon. So ito lang papakita ko lang yung isa sa mga more sought after na mga copies ng magazines na 'yan. Ayun. So, 1997 PBA Governor's Cup, Commissioner's Cup champion ng itong Gorgeous Gin. At pakita mo yung nasa likod ulit. Yan. So ito yung mga players no nung team na 'yon. So from Marlu to Val David to Vince Hizon, Nolly Locsin, ayan, si Dodot Jaworski. And of course, dun sa gitna, si Coach Sunny Jaworski. Okay, so pag-apat. Okay, number four. Okay, so siguro yung mga millennials or yung mga Gen Z hindi familiar dito.
Pero before kasi, noong mga late 1990s tsaka early 2000s, nagkaroon ng malupit na rival yung PBA. So ang tawag doon sa liga na yon ay MBA. Metropolitan Basketball Metropolitan Association. Basketball Association. Yan yung pinamother of all really regional leagues. Ngayon, mga NBL, MBBL, Pilipinas Super League, at of course yung Super Cup. Tama, tama, sir. So, yun. So, naging challenge talaga siya sa PBA nun. Kasi, ano eh, sobrang tinangkilik din ng masa yung liga, no? Yung mga teams nun. So, for the fourth item, papakita ko lang. So, ito ay isang game-worn jersey. Yan. So, Manila Metro Stars. So, yun yung isa sa mga winningest teams, no? In NBA history. At may logo pa ng LBC. Yes, oo. So given na may logo na siya ng Team LBC, mga ano na to, early, mga 2000 or 2001 na ito. Tapos ang nagsuot nitong jersey na to ay si Peter Martin. Ah, si Peter Martin. Naging coach din siya sa iba't ibang mga PBA teams. Balita ko, isa sa mga analyst before dun sa PBA noon. Yes, tama sir. Tapos of note din, kaya nakuha ko rin to, kinuha ko rin itong piece of history na to ng NBA kasi si Peter Martin, siya yung pinakaunang nakascore ng basket in NBA history. So kaya may historical significance siya. Ayos, ayos. And for our last item para sa ating mga viewers. Okay, and for our last item, para tayo na sa online shopping, ha? Oh, pero not for sale to, guys, ha? Not for sale. For sharing only. Yan. So, before, noong 1973-1974, yung Coca-Cola, nag-release siya ng mga cards. So, di ba familiar ka, Sir Gab? Di ba yung NBA cards ngayon, sikat na sikat? Pero may equipment na yun. Meron na tayong mga cards na ni Fernandez na yun na kaka-release niya, eh. Yes. Yung may autograph pa yon, Sir Gab, di ba? Oo. Oh, that was after nung naupo siya bilang PSC Commissioner. Yes. Oh, pero noong 1970s pala, meron nang na-release na cards on ano rin, on mga sikat na basketball players during the time. So example, ito. So ito ay minanufacture ng Coca-Cola Company. Yan, si Sermon Fernandez. Yan. Coach Jaworski. Yung ibang legends pa na kasama dun sa set include ito, Danny Florencio. Yan, scorer yan, si Sir Danny Florencio. Yan, si Manny Panier. Yan. Ay, sir, can you give me 1 minute? May papakita lang akong isang item lang. If ever. Sure. Next item. O, naalala ko kasi si Sir Manny Panier. Okay. So si Sir Manny Panier, kasama kasi siya dun sa 25 greatest players in PBA history. Tapos kasama rin siya sa PBA Hall of Fame. So ito, share ko lang dun sa mga viewers natin, yung mismong Hall of Fame na trophy niya na hinabili niya sa akin para alagaan. So Manny Panier. That was in 2004, di ba? 2007 po ito, sir. 2007. Ah. Based on the trophy po. Okay, 2007. So, marami tayo natutunan sa awakan collection ni Doc Mico. Pero sa ngayon, ilan na ba yung mga memorabilia na awak mo sa ngayon? Nako, sir. Kung rough number po, several thousands na po yung yung number ng items po in my collection. So, kung halimbawa, crate po, no? So, siguro makakapuno siya mga 10 hanggang 12 na crate. Wow. Ang dami po ng mga items. Ang dami talaga. So, dati, nagkakaroon ako ng collection niya ng mga sports magazines noong araw. Kaso nga lang, yung mga 2000s na like, kaso nga lang, pinabayaan na at inanay niya. Naku, sayang.
yung mga pinaghirapan ko sana na sports magazines yun, lalo na Sports Digest, yung may mga articles tungkol nga dun sa iba't ibang mga sports, eh, naanay na, nasira na sa tagal na panahon niya. Yan yung i-share ko kasi ngayon. Tapos, may ilan din na nagpaabot din ng contributions. Gaya yung kanina, yung si Manny Paner, na nagbigay ng PBA award ng Hall of Fame. And then, pag may extra copies ka ng mga magazines, ibibigay na lang ito sa iba. Siyempre, Doc. Ako naman, sir, I pay it forward naman dun sa mga ibang collectors tsaka ibang mga fans. So, lalo na, Sir Gab, kunyari, may extra ko na duplicate or may mga extra ko ng mga magazines or items. Tapos, alam ko na yung person na yon is a fan of ganitong player or ganitong team. So, nagre-reach out ako sa kanila. Tapos, binibigyan ko sila nung, ano, nung extra ko na mga items para ano, iba kasi yung saya eh pag nakita mo na yung hinahanap mo na item or yung gusto mong player or team, makakuha ka ng item pertaining sa kanya. Iba yung saya kasi na nakukuha mo lalo na kung may nagbigay sa iyo. Bukod pa rito, meron kayong mga sinaliya, mga exhibitions sa mga memorabilia ninyo, pati na yung iba pa basketball collectors kapag may malaki ang convention. Revisiting history nga ng Philippine basketball and of course Philippine sports. Yes sir, actually sir nung October so nakapag-exhibit po ako sa isang ano parang historical na convention po sponsored by the Bayanihan Club. So yun nabigyan po ako ng opportunity doon. Tapos may mga ano rin po nag-i-invite down the line na to give exhibits on Philippine basketball history. Eh ako naman sir Gab kung may opportunity, may ganun pong mga call na tumulong po na mag-promote ng Philippine basketball history tsaka magbigay po ng greater appreciation for it. So, I'm almost always ready to help out. Apart from that, alam ko minemaintain ninyo na maayos itong basketball pero it seems na maraming mga active players, mga inactive, mga legends, coaches, commentators, and other familiar personality sa basketball ay regularly at actively nag-engage sa mga pinupost na content, lalo na yung mga throwbacks ninyo. And even at one point, nagkakaroon din kayo ng mga quizzes. Para naalala ko tuloy yung isang kasamahan ko sa sports writing, si Ivan Saldeno. One point, nanalo siya doon sa quiz ninyo sa basketball, kung yung napatatandaan. Yes, sir. We had what before, yung basketball quiz challenge. So that's one activity po na I plan also to revive for next year. O kasi medyo maganda rin yung naging response from the members nung community. And gusto ko rin i-open pa sa mas malaking audience, no, sa mas malaking population pa ng mga basketball fans para maraming matuto rin ng mga bagong stuff about Philippine basketball. And yung mga nag-compete din, mag-enjoy din sila while sharing yung knowledge about Philippine basketball. And yes po, ano si Sir Ivan, isa siya sa mga highest na pointers dun sa quiz contest po na yun. Magaling si Sir Ivan. Oo nga eh, bukod sa pagiging sports writer nga si Ivan at kasamahan ko sa Sports on Air Weekly, magaling din pala sa pagsagot ng mga questions dun sa quiz ninyo. Kaya believe na yes. Dun sa naging response ni Ivan niya dun sa challenge, nanalo naman siya. Yes, yes sir. And of course, what's next for this year, for next year para sa grupo? Kasi ito yung i-hype natin itong taon na ito, 2023. Dahil after more than 4 or 5 decades niya na tinagal bago natin maios itong prestigious international basketball competition, ang tinutukoy ko po yung FIBA World Cup, muli nating i-host dito sa Pilipinas. And I know you're also excited kasi at one point, nagpirma ka din ng parang application form para dun sa volunteer program. Yes po, Sir Gab. So, first po, yun, nag-fill up ako ng form dun sa volunteer na program ng SBP. So, hopefully, makasama tayo dun sa mga volunteers. And also rin po, nag-reach out din po yung SBP sa akin a few months ago po na interested yata sila na ma-exhibit rin yung some of my collections during the World Cup. So, sana matuloy yung, ano, yung mga usapan at para makapag-ambag rin ako, no, dun sa pag-stage natin ng World Cup dito sa Pilipinas.
Speaking of a World Cup, baka pwede ka namin imbitahan muli pagmamalapit ng World Cup para ipakita natin sa publiko yung mga memorabilia ng mga past na World Cup. At lalo na yung huling hosting natin noong 1970 o mga 1970s kung di ako nagkakamali. Yes, I think that was 1973, sir. And yes po, kung ano po, bigyan ng pagkakataon ng Sports Corner PA, so why not? I'm happy to ano po to share pa po more memorabilia about a Philippine basketball history, particularly yung mga national teams po natin. Okay, so iimbitahan kita pagdating na ng January muli sa ating part 2. Pero balikan natin yung mismong Q&A. What makes this special na awak niyo yung mga artifacts ng kasaysayan ng Philippine basketball regarding sa evolution and growth, kasi from all girls di po pinasa sa mga boys na nagiging popular na yung men's, pero sumasabay na rin yung women. Times have changed, iga nga. Many will come and go, pero basketball will remain as one of three most popular sports in the country, aside sa volleyball, sa football, and huwag natin kakabuntuan, boxing, billiards, and bowling. Pero alam natin, mga memorabilia serves as inspiration din sa iba pang mga basketball junkies na mag-research sila kung ano yung mga nangyari back in the past, kung ano mga storya ng mga iniidolo natin sa basketball like sina Jaworski, si Fernandez, si Kalilil Saga, and others as well. Si Pwede Web, huwag natin kakalimutan. Yes, sir. Opo. So actually, sir, ano eh, given yung technology natin ngayon, sobrang dali nang ma-access no yung mga history, kung ano yung kwento ng particular player or particular na team. Pero iba pa rin yung meron kang mga items na pertaining mismo dun sa particular player na yon or sa team na yon. So parang mas nagiging buhay yung history ng basketball with those items. And yun yung plano ko rin with my collection, no, na mapanatiling buhay na buhay yung history natin ng Philippine basketball and ma-share ito sa mas maraming tao para hindi lang ako, tayo yung sobrang matuwa doon sa mga history na dala ng mga items, kundi mas marami pang mga basketball loving na Filipino fans. And last question, dito naman tayo sa present time. Kaya mga ibibigyan kayo ng pagkakataon na marinig yung side ninyo on the present state of basketball. Name that one highlight na nasatisfy yung craving ninyo bilang basketball fan ngayong taon lang as you watch the PBA. Although ongoing pa rin yung finals between Ilebra sa Bay Area, the other leagues, the Gilas both men and women this year, nagka-gold tayo sa SEA Games. And what do you look forward to as we approach another year, of course, malapit na yung FIBA World Cup dito sa Pilipinas. If I may remember, naalala niyo sir yung ano, yung kinalaban ng Philippines yung South Korea, yung may game winning shot si SJ Belangel. Is that this year po ba, Sir Gab? I think last year or early this year kung di ako nagkakamali. Yeah, if it's early this year, I think that ano yung game na yon nung yung ano to yung game winning shot ni Belangel against South Korea for Gilas Pilipinas. Kasi ano eh, I think going into that game, parang hindi masyadong touted yung team natin na manalo in an experience against an experienced South Korean national basketball team. Kasi ang sabi ng ilang mga fans, puro mga college stars lang yung nilaban natin. Bakit ganun? Di ba? Marami tayo lang, ha? That was last year nga pala. Sorry. Pero this... last year ba? Last year pala, June. Ah, June last year. Okay. So kung June... this year. I think ano, yung magandang thing about particularly sa PBA siguro, yung ano yung pagpasok ng Bay Area Dragons. Kasi I think parang baka nagiging stale na rin yung PBA the past few conferences kasi almost the same teams yung naglalaban eh for the semifinals and the finals. And yung pagpasok nung Bay Area Dragons, parang it's a breath of fresh air for the league and also for the teams. So para mag-step up yung mga teams na, kasi syempre malakas yung guest team na sumali this conference eh. So parang it's a challenge for the other PBA teams to step up their game para makasabay rin sila. So yun, sana maging ano rin yun, impetus yun moving forward that the PBA may explore
having more guest teams in the fold, or maybe an extended stint of those guest teams in the PBA to further increase the better beef up the competition, and also to ano rin, to steer interest among Philippine basketball fans. Ayos, sir. Kaya nga, umabot pa hanggang sa finals yung ating guest team na Bay Area Dragons. Pero sana ito din ay magsisilbing tulay rin ng PBA para magdagdag pa ng mga foreign teams sa mga susunod pa mga conferences. And of course, dagdag exposure na rin dahil of course, nakapartner na ng PBA itong East Asia Super League na masasabi natin isa sa mga top-tier leagues pagdating sa Asian basketball. By the way, bukod pa sa basketball, panoorin nyo na lang siguro yung Eternity of Basketball ni na Noel, ni Charlie, ni Jay, at Sid Ventura. Alam ko, isa ka sa mga regular viewers ng programa yun. Ang daming yes. feature ng mga guests na sinishare nila yung kanilang mga perspectives, yung mga highlights ng playing coaching careers, pati na may mga in-interview din mga referees, mga commentators noon. Kaya manood at makinig nila sa kanilang podcast every weekend. Kaya nga pinumot ko nga ng libre itong Eternity of Basketball. Doc, maraming salamat sa inyong oras. Pero bago ka namin mag-salita ng inyong uling salita, thumbs up and smile pa sa ating regular picture. Ayan. So maraming salamat po. Ay, wag ka muna. Wag muna. Mag-picture pa tayo, ha? Okay. Okay. And of course, ito na pagkakataon, Doc, na may promote nga yung basketball at iba pa mga activities na inyong ginagawa. And of course, shoutouts na rin sa inyong mga supporters and followers ng Philippine Basketball. And of course, sa inyong day job. Yes, sir. Apo. So una po, maraming salamat, Sir Gab, sa Sports Corner PH sa pag-guest po sa akin ngayong hapon. It's an honor po to be here para ma-share ko po yung aking mga memorabilias po tsaka yung storya din dun sa mga memorabilias na yon. So sana po supportahan niyo po yung aming FB community, yung The Basket Vault. So marami po kayong makikita doon na mga memorabilias, hindi lang po galing sa akin, kundi sa ibang mga collector din. So mga updates, mga news, kompleto po, meron po tayo doon sa Basket Vault. Tapos dito po actually, Sir Gab, i-announce ko lang po. So dito ko po una sa Sports Corner PH i-announce na nag-o-organize po ako for next year. Ito po ay mga April. Ang tinatawag po dito ay HoopCon, Pinoy HoopCon. So ito po ay isang convention for Philippine basketball history, memorabilias, and collections po. So ngayon, inaayos ko na po yung framework para dun sa convention. And hopefully next year po, makita-kita po tayo doon sa Pinoy HoopCon by next year. So shoutout po sa aking may bahay, Ellen. Ayan, I love you. So sa pamilya ko, yan, hello sa inyong lahat. Tapos shoutout din sa mga kasamahan ko sa mga ospital ko sa East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, Asian Hospital, Fatima University Medical Center, at Perpetual Health Las Piñas Medical Center. So maraming salamat po sa inyo. Okay, and again, thank you Doc Mico for agreeing with us to do this special feature. Looking forward for more exploits. Sana dumami rin ng mga interested. Pero saglit lang ha, yung Pinoy Open ba, is it gonna be face-to-face nga? May mga plano ba kayong imbitahan yung iba pa mga legends sa Philippine Basketball pagdating ng April? Yes sir, marami tayong i-expect doon sa Pinoy HoopCon. So may mga legends na pupunta. Pero di ko muna sasabihin kung sinong legends para ma-surprise din yung mga ano, yung mga fans natin. So may mga legends na pupunta, mga autograph signing, mga exhibits ng mga Philippine basketball memorabilia at marami pang iba 'yon. So unti-unti ipapakita ko yung mga features natin doon sa parating natin na HoopCon, Pinoy HoopCon sa April 2023. And sana dumami pa ang mga interested ng bahagi ng mga samot-saring kwento ng magiging basketball fan. Magmula na nanonood tayo ng mga ligang labas hanggang sa, of course, sa FIBA World Cup by next year. Kaya nga, iniimbitan kita ulit by January para we'll do our picture nga tungkol sa ating mga past national teams, yung mga pre-Gilas teams right before itong
FIBA World Cup na i-host natin sa Pilipinas na malapit, yes, malapit na. At alam ko, excited na tayo na makapanood nga dito at ma-witness yung ating mga Gilas Pilipinas at iba pa mga top caliber na mga teams na dadaya dito sa ating bansa para sa world class na basketball action. Ayun, Doc Mico, maraming salamat. At yung mga detalye nga pala doon sa Pinoy Con, i-message mo naman sa amin para ipomote natin dito sa ating page. At may request po. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat po. Thank you.